Aksyon naman ng dalawang leaders sa Senado. Okay, dito sa Manila Times, sa balita, headlines nila, ang title is Lawmaker Blast Malicious Chacha Survey. So, ang isang kongresista, si House Deputy Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asedre, tinawag niya yung Post Asia Survey na naglalahad ng sentimento ng mga Pilipino tungkol sa charter change, tinawag niyang malicious and unfair. Malicious, ibig sabihin, mapanira. It intends to do harm. Unfair, hindi daw patas. Okay. So, konting background lang itong, ano itong Pulse Asia. Pulse Asia is a private research group. It was founded in 1999. Ang presidente ng Pulse Asia si Dr. Ronald Holmes at ang research director si Dr. Ana Maria Tabunda. Ang main purpose, ang objective ng Pulse Asia is it is dedicated to monitoring important socio-economic, political, and cultural issues in the minds of the Filipino people. Alalahanin dapat, baka hindi alam ni Congressman Asedre, na itong Chacha Survey na ito is non-commission. Anong ibig sabihin kung non-commission? Walang nagbayad. Kung commission survey ito, example, ang nagpa-survey, nagbayad, kampo ng Duterte, sabihin na lang natin si PRRD, nagbayad sa Pulse Asia para mag-conduct ng survey tungkol sa Chacha. Alam naman natin ang grupo ni PRRD kontra sa Chacha. Posible, dahil binayaran, ganyan man eh, kung commission pag binayaran, most likely kung anong gusto na nagbayad, baka yun ang ipalabas. But, this is a non-commission survey. Public service ito ng Pulse Asia. Sariling gastos nila ang ginamit. Sariling pera ang ginamit. It is costly to conduct a survey. Millions of pesos ang gastos. So, hindi ko maisip yung basihan ni Congressman Asedre na sabi niya, malicious, unfair. Bakit gagastos ang Pulse Asia ng isang survey na lulukuhin lang niya yung resulta? Anong mapapala nila? Ako, mula nung naging political blogger, nung una medyo duda ako sa mga survey groups, but sa kalaunan, I have come to realize na may mga matitino talaga na survey groups. Isa na ang Pulse Asia. Isa na dyan ang Okta Research Group. Isa na dyan ang SWS at yung Publicos Asia. Yung apat na survey groups na yan, to me, mga scientific approach ang ginagamit at patas lang sila kung anong resulta, yun ang lumalabas. Kaya ako, naniniwala ako sa resulta ng survey galing dito sa apat. Ulitin ko, Pulse Asia, SWS, Publicos Asia at Okta Research Group. All other research group, medyo alanganin na ko niya. Kung yung mga baguhang pangalan, anong baguhan? Tangeri. Ano pa yan? Bagong pangalan pa yan. Ano pa? May mga bagong research group na naglalabasan. Okay. So, anyway, kung yun ang pananaw ni Congressman Asedre na malicious, unfair ang resulta ng Pulse Asia Survey, karapatan niya yun. But, depende na rin sa taong bayan na nagmamasid. Basta ako, naniwala ako na totoo
yung resulta na halos 9 out of 10 Filipinos against sa charter change. Okay, punta naman tayo sa reaksyon ng dalawang leaders sa Senado. Una, si Senate President Subiri, sabi niya, yung resulta ng Pulse Asia Survey, it indicates that charter change is unpopular move. Ibig sabihin, naniniwala si Senate President Subiri sa resulta ng Pulse Asia. Dahil sa napakataas na porsyento ng Pilipino ang nagsabi na against sila, 88%. Anong ibig sabihin nun? Chacha is an unpopular, hindi katanggap-tanggap na political move ng administrasyong ito. So sabi ni Senate President Subiri, itong resulta ng survey ay i-consider namin, i-consider sa talakayan sa Senado as they are about to approve yung resolution of both houses number 6. Kasi sa Kamara, approved na. Pasado na sa third and final reading yung resolution of both houses number 7. Halos parehas lang yung dalawa na yan. The same version, the same content, kaya lang magkaiba lang yung numero. So pasado na, akala ng mga kongresista is, ano na, all is well. Hihintayin na lang ang approval ng Senate. Kaya ang Senado, sabi, pakikinggan namin yung sentimento ng taong bayan. Oh, ito, Majority Floor Leader, Senator Joel Villanueva. Anong sabi niya? The result of the survey points out na inauthentic o peke ang People's Initiative. Tinawag niyang inauthentic eh. Yung sinimulan sa Kamara na People's Initiative. Inauthentic. Peke, sabi niya. Our bosses, or our boss, yung amo. Our bosses have spoken. Pakikinggan namin sila. Salamat po na Senator Villanueva, Senator Subiri, dahil sa inyong perspective, naniniwala kayo na patas o katotohanan ang inilabas na resulta ng Pulse Asia. Ako personally, naniniwala ko na ganun nga ang sentimento ng taong bayan na hindi pa napapanahon na baguhin ang ating konstitusyon. Kasi 37 years na yan. Yung sinasabi ng mga kongresista na i-lip up nila yung economic restriction, hindi na kailangan batas. Meron nang batas eh, na naipasa. Public Services Act na nagpapahintulot sa mga dayuhan na magmemeari ng mga negosyo, kumpanya dito sa Pilipinas. Ang problema, yung batas na yun, Public Services Act, question ng ibang tao sa Supreme Court, yun ang problema. Eh wala pang desisyon ng Supreme Court. Kaya, habang nakabinbin pa sa Supreme Court yung kaso na yun, alanganin ang mga foreign investors na mamuhunan dito. Yun ang problema, hindi yung konstitusyon. Kasi anytime pwedeng magpasa ng batas. Tama yung sinabi ni Senator Villa, we do not need to change the constitution, yung sinasabing economic restriction. Ano ang kailangan? Sana sabi ni Senator Villar, i-improve lang yung ease of doing business, yung red tape o bureaucratic procedure na antagal makakuha ng business permit ng mga dayuhan dito sa Pilipinas compared sa Singapore na napakabilis. So ease of doing business, yun ang dapat tutukan, hindi yung charter change. Korupsyon, sabi ni Senator Villar, bawasan ang korupsyon. O, dinagdagan ito ni Congressman Lagman. Sabi niya, hindi problema yung konstitusyon.
walang namumuhunan o kakunti ang namumuhunang dayuhan sa atin. Bakit? Mabagal ang speed ng internet. Di ba? Napakabagal ang Pilipinas. Mataas ang supply ng kuryente, brown out pa. And then number 3, sabi ni Congressman Lagman, pabago-bago ang palisya ng gobyerno. So hanggat hindi naayos ang mga ito, hindi tayo makaka-attract ng foreign investors kahit pa baguhin mo yung economic yung restriction sa constitution, i-amend. Hindi yun ang problema. Ay,